guys, yan. This is Simply Joe Official. Pasensya na kayo kasi medyo maliit lang tong espasyo ko. So, dito lang kasi ako sa bed ko. Sa bed ko, meron lang isang blanket sa gilid, dalawang unan. Tapos, patatlo tong unan na to na regalo ng kaibigan ko. Yan, kulay red din. Kasi mahilig talaga ako sa red na gamit. Or sa lahat ng red. Basta, ano, sobrang love ko yung red color. So guys, may nagtanong kasi sa akin, ano ba yung laging laman ng aking bag? So kunin natin yung bag ko, papakita ko sa inyo kung ano yung laman ng aking bag. Guys, yan. Ito yung aking bag. Itong bag na to is binigay lang sa akin nung part-time ko sa Sarja. Itatapon niya na to kasi nga sira yung zipper. Siyempre, sayang naman, itatapon niya lang. So ginawa ko yung zipper. Ngayon, napapakinabangan ko na siya ng 3 years. So, last year, umuwi ako ng Pilipinas. Ito yung gamit ko. So, yan. Buksan na natin kung anong meron sa aking bag. Ayan. Ito yung laman ng bag ko. So, ano lang. Meron akong pabango. Yan. Victoria's Secret. Kukunti na. May alcohol. Ito yung gamit kong alcohol. Tapos, ito. Johnson. Ito talaga maka-Johnson talaga kung maka-powder lang ako. Tapos, wallet. Itong wallet ko na to, bigay lang dito ng kaibigan ko. Tapos, suklay. So, ito yung gamit kong suklay. Brush. Brush siya. Para sa mahaba akong buhok. So, importante sa akin, lagi ako may baong mask. Tapos, meron akong pouch. Yan. Tingnan natin kung ano yung laman ng pouch ko. Sa pouch ko, meron akong Beatrice. Ito yung kinagamit ko sa buhok ko. Then, meron akong lipstick. So, itong lipstick na to is iconic siya. Ano siya? Product siya ng M&Co. Tapos, meron akong dalawang Dettol hand sanitizer. Tapos, meron akong isa pang lipstick. Ano siya, MAC? Bigay lang din to sa akin. Tapos, itong isang to, bigay lang din sa akin ng mga kaibigan ko. So, alam mo, swerte ako na marami akong kaibigan na nagbibigay sa akin. Hindi na tayo bumibili. Tapos, ayan, USB. Itong USB ko na to, puno to ng mga pictures namin. Tapos, ito lang, isang brush. Wala na. Hindi kasi ako masyadong makikay, kaya konti lang yung laman ng pouch ko. Then, i-check pa natin kung ano pa yung laman. Yan. Meron akong extra chewing gum. Kasi importante sa akin chewing gum. At eto guys, yan. Importante din to sa bag. Alam nyo kung ano to? Eto yung mga resibo ng padala. So, talagang Ito yung pinaghirapan namin ng isang buwan. So, ayan. Ito na yung puro resibo. Ayan, puro resibo yung laman ng bulsa ng bag ko. So, ayan, puro resibo siya. Tapos, ito, ano lang siya, hello card. Yung hello card, ginagamit ko ito pantawag sa pamilya ko sa Pilipinas kapag wala silang signal. So, yung hello card is 15 dirham, meron ka ng 25 minutes call. Ayan, meron ako rosary. Itong rosary to, napaka-importante nito sa akin. Napakahalaga nito sa akin kasi isang napaka-lapit sa puso ko yung nagbigay nito. Yung kaibigan ko dati sa San Pedro, so yung asawa niya is seaman, galing Rome to. So, ito yung pasalubong niya sa akin. Isa siyang rosary. Yan. Kaya talagang ingat na ingat ako. Makikita nyo talagang naka-tape na yung ano niya. Naka-tape na yung lagay niya. Siguro, ano na, more than 9 years na to sa akin. Tapos, eto, yan. Ano to? Si Mama Mary. Yan. May angel talaga ako sa bag. So, angel talaga siya. Yan. Hindi naman ako maka talagang sobrang maka-Diyos. Hindi naman din talaga ako perfectong tao. Pero ito talaga yung mga, alam mo, sandata ko dito sa aking bag. So, check pa natin kung ano pang meron sa bulsa. Hindi na mawala yung napkin.
din. Ayun guys, lumipat lang ako ng pwesto kasi nalobat ako. So ngayon, dahil tapos na tayo sa aking bag, ang ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung laman ng aking wallet. Okay, so open natin yung wallet ko. Hindi ako masyadong organized guys sa mga bagay-bagay. Yan. So meron lang siyang konting pera, mga cards. Yung cards ko is, ano lang naman siya? Yung ATM. Tapos, karamihan dito kasi mga ID-ID lang. Tapos, syempre meron na namang resibo na padala. Ewan ko ba, pati lagi na lang ako may resibo na padala kung saan-saan. Tapos, eto, bigay ito ng kaibigan ko na nasa Dubai. Pasalubong niya sa akin nung umuwi siya nung dati, galing sa Pilipinas. Tapos, eto, ay sorry. Eto, yung ano, bigay ito ng kapatid ko. Yan. Bigay ito ng kapatid ko. Na lagi ko din daladala kahit saan ako pumunta. Basta lagi ko yung sinisiksik sa aking katawan kung saan man ako mumupunta. At kung nakikita nyo to, yan. Eto, ito yung anak ko na nasa Pilipinas. Ayan guys, alam nyo guys, tayong mga OFW talaga is mapapalad tayo kapag meron tayong mapagmahal na pamilya na talagang every now and then, nangungumusta sila sa atin. Kasi kaligayahan na natin yung simpleng kamusta. Masaya na tayo sa simpleng kamusta lang nila, di ba? So, yan guys. Natapos na tayo. Natapos na ako. Nakita nyo na kung ano yung laman ng aking bag. Nakita nyo na yung laman ng aking wallet. So, guys, kung nagustuhan nyo ang aking video na to, please, don't forget to like, share, and subscribe. Bye!